pasensya na po, sir. Pero natakasan po ang mga kasama namin para rigor. Ang huling report po sa amin, tumalon raw po ito sa Alonso Bridge. Kailangan mong lumayo. Ay, ay, yung tuloy! Sige na! Umalis ka na! Ang galing na kami sa bahay ni Belen de la Cruz, pero wala rin si Para. Pero huwag po kayong mag-alala, sir. Hindi po namin siya tatantana hanggat hindi po natin siya nahanap. Kinakahanap ka sa mga pulis! Gusto ka ipakulong! Sila Darius at Lucid may mga kagagawa nito. Wala akong ibang nakita kundi kung gaano kasaya ang buhay ni Lucy. Si Lucy lang tanggap nila. Lahat sila mag-iliw pagkasama siya. Bakit napupunta lahat sa kanya? Bakit wala nangyayaring maganda sa akin? Bakit ako yung miserable? Kung pwede lang sana magpalit kami ng buhay ni Lucy, gagawin ko eh. Gagawin ko kahit ano. Mangyari lang yun na gagawin ko. Nay, naalala mo yung nung sumabi ako sa katawan ni Lucy? Kung naging tagumpay lang yun, baka ako na yung kinasal kay Darius. Nay, gawin ko kaya ulit yun? At maging permanente na ako sa katawan niya. Nay, gagawin ko yun. Makuha ko lang yung gusto ko sa buhay. Paano? Nay, makinig ka sa akin. Si Lucy ang dapat na sa sitwasyon ko. Itong paghihirap na buhay na to, yung buhay ka, pero pinatay ka na rin. Nay, si Lucy dapat ang dumanas nito, hindi ako. Nay, Nay, tulungan mo ako. Nay, tulungan mo ako. Maawa ka sa akin. Gusto kitang tulungan, pero paano? Paano ang katawan mo? Wala nang kwenta tong buhay ko! Itong katawan na to, patakon na to na, hindi na ako malaya! Kung ganito rin lang naman, mas mabuti pang mamatay na ako! Anak! Anak! Hindi! Hindi! Hindi ko kaya makulong dito! Hindi! Anak! Huwag mong gagawin! Hindi! Dito lang naman ako! Mabuti pa lang! Mamatay na ako! Anak! May paraan pa! May paraan pa! Hindi! Makinig ka sa akin! May paraan pa! Alam ko ang paraan! Alam ko kung paano ka magkakaroon ng panibagong buhay! Alam ko, anak! Alam, makinig ka! Alam ko! May paraan pa! May paraan! May paraan pa! Paano? Pinagpahinga ko na muna si Cheska. Kamusta si Mamita? Not good. Ngayon, iyak nang iyak pa rin at nakahiga na lang sa kama. Dagdag pa sa pag-iisip ni Mita kung hinahanap pa rin si Farah. Hope things will get better kapag nakaayos na tayo. Kailangan nating makapag-unwind at masara na tong chapter na to. Kailangan bumalik yung peace sa bahay na to. I hope mahuli na si Farah para mahimik na tayo. Dahil kahit saan tayo magbakasyon, parati tayong guguluhin ni Farah sa isipan natin hanggat hindi siya nahuhuli. I agree. Dadasal ko din na sana makonsensya na si Farah at sumuko na siya. May paraan pa! Alam ko! Alam ko! Natatandaan mo yung libro, hindi ba? Nakita ko. May pilas yung libro. Di ba ililibing mo sana siya? Pero gusto ko pa sanang basahin. Pero binawalan mo ko. Tapos kinuha mo na, inilibing mo na yung libro. Ano bang meron doon? Hindi ko rin alam, pero basta ang alam ko, nakita ko yun na pinupunit ng Tatay Ernesto mo.
Bakit mo pinunit yan? Hindi lang pala pag-aasal projection ang tinuturo ng librong ito. Anong ibig mo sabihin? Eh, hindi ba libro lang naman ang mga astral-astral yan? Oo. Konektado pa rin siya sa pag-astral travel. Pero masyado siyang delikado. Malakas. Pwedeng gamitin sa masama. Oh. Eh, masama pala. Eh, bakit tinatago mo pa? Anong silbi niyan? Dahil ayaw ko lang itong mapunta sa maling kamay. Pero kung itatago ko na mabuti ito, pwede ko itong balikan kung may matinding pangangailangan. Pero kung gagamitin sa tamang paraan, pwede itong magbigay ng panibagong buhay sa isang taong karapat-dapat. Napakadaling abusoy ng kapangyarihan ito. Kaya wala pong pwedeng dapat makalam. May pag-asa pa ako. Nasana yung libro na yun. Hanapin na natin. Nakamatayan na yun ang tatay mo. Kaya kahit ako, hindi ko na rin yun nabasa. Hindi ko na rin nakita kung anong nakasulat doon. Basta ang sabi ng tatay mo, delikado daw yun. Malakas, masama. Pero sinabi din niya na pwedeng magbigay ang libro na yun na bagong buhay. Basta mapunta sa taong karapat-dapat. Ako yun! Anak niya ako, ako lang ang dapat makinabang doon! Pero, paano kung delikado? Paano kung may mangyari sa iyong masama? Ay, wala na akong pakialam. Desperado na ako. Kung kailangan kong itaya ako ang buhay ko para lang magbago ang sitwasyon ko, gagawin ko yun, Nay. Nay, please, tulungan mo. Nay, tulungan mo na ako. Maawa ka sa akin. Gusto kitang tulungan, pero hindi ko na rin matandaan kung nasan yung kahon na yun. Kasi matagal na nung huli kong nakita yun. Pero baka nandun lang yun sa gamit ng Tatay Ernesto mo. Baka nandun lang yun, pero hindi ko alam eksakto kung saan. Hindi ako sigurado. Ano pa bang hinihintay natin? Hanapin na natin. Halika na, hanapin na natin. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Hindi ko nga alam kung nandito pa. Ay, naku, asan ba yun? Ay! Masap! Oh, kita mo na ba? Nay, asan na ba yung tinatagong libro ni tatay na sinasabi niya? Ay, hirap hanapin. Ang dami niyang abubot. Eh, kasi naman eh, talagang pati mga gamit ng kamag-anak niya, tinago niya. Kaya, tsiga-tsiga lang. Para kasing naghahanap kayo ng karayong dito eh. Kailangan talaga worth it yun, ha? Eh, anak, baka naman man talagang tinapon na yun ng tatay mo dahil sobrang sama. Baka kasi malaking hinihinging kapalit. Huwag na lang kaya nating ituloy ito. Kahit ano pa yun, ibibigay ko. Kahit itaya ko pa yung kaluluwa ko sa demonyo, gagawin ko. Makaalis lang ako sa impyernong buhay na to.
Bro, I forgot to tell you. Napakaganda mo dyan sa white dress mo na yan. Buti mo yan sa bakasyon for the baby number two. Nang bola pa to. Pauwi ka na nga lang eh. Akala ko ba masakit yung ulo mo? Oo nga, ang sakit nga. Tsaka hindi kita binubola dahil uuwi na ako ng maaga. Ang ganda-ganda mo talaga. Sige na, sige na. Mauna ka na. Pahinga ka ha. Get well soon. For the baby number two. Laman, laman lang. Get well soon, bro. Bye. Ingat. Ante? Ante? Ate Belen? Lucy? Lucy? Hiyang-hiya ako sa'yo, pero wala na kasi talaga ako mapuntahan. Alam mo naman, di ba, na mula nung magtago si Farah, wala na akong ibang kamag-anak dito. Wala na rin akong kapera-pera. Tapos lahat wala na. At saka yung bahay ni Farah, hindi na rin ako makatira doon kasi natatakot ako dahil yung pulis pabalik-balik doon. Kasi alam kong nakakahiya, pero ikaw lang talagang malalapitan ko. Kaya, Lucy, pwede mo ba akong ihatid na lang sa bahay namin sa Banahaw? Uuwi na lang ako. Ha? Gusto niyo po bang bigyan ko na lang kayo ng pamasahe? Kukunin ko lang po yung pera ko sa loob, ha? Saglit lang po. Opo. Ate! Okay lang po ba kayo? Eh, kaya niyo bang bumiyahe mag-isa? Kahapon pa nga masama yung pakiramdam ko eh. And, pero oo, kakayanin ko. Wala naman akong makakasama. Wala namang magagawa. Sige po, ako na lang po maghahatid sa inyo. Pukunin ko lang po yung mga gamit ko sa loob. Sigurado ka ba? Baka naman nakakaabala ako sa'yo. Nakakahiya. Ang dami ko ng atraso sa'yo eh. Okay lang po. Sigurado ka? Opo. Salamat. Nakakabay po talaga. Dahan-dahan lang po kayo ha. Halika po. Kunin ko lang yung mga gamit ko. Okay boys. Good news. Ang next commercial project na gagawin natin ay yung property sa Cold Coast Street. Alam na kung saan yan, di ba? We got that property for a song, which is a good thing. Okay, they want us to achieve natural light and ventilation to reduce the artificial supplement. Now, baka lang, no? Pag nangyari lahat ito, ang mga champion sa pag-alis ko. So, kayo na ang bahala. Yes, Engineer. Kami na po bahala para magpag-vacation kayo ng maayos. Maraming salamat naman. But of course, gusto ko matapos lahat ng ito and do most of what I can pag nandito ako. But, that said again, pag-usapan na lang natin yung mga nan-nego ng ating kliyente. So, ano kaya yung mga nan-nego na yun? Meron ka bang listahan? Saglit lang po, Auntie Belen, ha? Hirapan po kasi akong tawagan si Darius, eh. Sasabihin ko lang po sa kanya na ako po maghahatid sa inyo sa Banahaw. Sigurado ka ba na hindi magagalit ang asawa mo? Eh, hindi ko naman po kayo pwedeng pabayaan. Sakay na po kayo.
Halika na, bilisan na natin. Pasok na natin siya. Na-miss mo ba ako, Lucy? Ano na naman to, Farah? Kriminal ka na talaga! Pinagpapatong-patong mo na lahat ng kasalanan mo! Pakawalan mo nga ako dito! Nasaan si Auntie Belen? Auntie Belen! Ante! Auntie Belen! Bakit hindi ikipagsabuhatan kay Farah? Malamang, nanay ko siya, di ba? Pati si Auntie Belen, dinamay mo? Auntie Belen, huwag niyo naman pong kinukonsinti si Farah, please. Walang ina ang hindi gagawin ng lahat para lang sa kabutihan niya. At hindi ako makakapaya na sirain niyo ang buhay ng anak ko. Lalong hindi ako makakapayag na siya ang makulong. Pero Auntie Belen, mali pa rin po si Farah. Hindi niya dapat tinatakasan yung responsibilidad niya kay Vince. Bakit hindi mo na lang harapin ang kaso mo para maging malinis ang pangalan mo? Pero imbis na gawin mo yon, ano ginawa mo? Sinaktan mo kami. Tinakot mo si Cheska na trauma yung anak ko dahil sa'yo. Wow! Trauma? Kung pag-iisa-isahin natin lahat ng paghihirap ko, baka mahiya ka sa akin. Di ba ikaw laging pinaburan? Ikaw na ang pinakamagaling na manugang, ikaw ang paborito, samantalang ako, wala silang ibang nakikita kundi lahat ng pagkukulang ko. Kahit sinasaktan ako at niloko ako ng asawa ko, siya pa rin ang kinampihan niyo! Wala akong kinakampihan, Farah. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ikaw lang naman din ang sumisira sa sarili mong depense. Sa ginagawa mo ngayon, mas lalo mong madidiin kung gano'ng kasama na kaya mong gawin ang lahat ng krimen na to! Kaya ko talaga! At yun naman ang pinaniniwalaan ko, di ba? Kaya madali sa'yo na idiin ako sa mga pulis. Farah, hindi totoo yan. Oh. Hindi sa ganon! Pwede ba, Lucy? Tama na yung acting mo. Aminin mo na. Gusto mo rin akong mapahamak. Gusto mo rin na mawala ako sa buhay niyo. Hindi totoo yun, Farah. Hindi naman gusto ni Vince, di ba? Dahil alam niya hanggat nabubuhay ako, hindi siya magiging masaya. Siguro yan din ang iniisip mo, no? Farah, hindi. Hindi, Farah, hindi. Kaya uunahan na kita kagaya ng ginawa ko kay Vince. Dahil alam kong walang magtatanggol sa akin. Wala pagprotekta sa sarili ko, kundi ako! Kaya hindi mo ako masisi kung bakit ginawa ko yun kay Vince. At yun din ang gagawin ko sa'yo. Oh, hindi sinasabot. Oh, di ba? Cheska. Hindi sumasabot. Hindi. Yan lang. Where's mommy po? Pinapakol ko po si Manong Biring sa kanya, pero no answer po. Oo nga po, sir. Eh, nauna pa po kayo nakauwi eh. Ito nga po si Cheska, kanina pa po nagyayaya umuwi sa inyo. Kaya lang sabi ko, wala pa po kayo ni Ma'am Lucy. Akala ko nga ho, nandito na siya. Dalawo niya yung kotse niya eh. Tawag nga ako ng tawag sa kanya, pero hindi siya nagre-return call. Sayang ko yun. Kaya nangyari na. Anong gagawin mo, Farah? Tumigil ka na hindi mo matatakasan ang ginawa mo! Natakasan ko na! Tingnan mo! Nandito na ako! Nandito ka! Nandito na tayong dalawa! Makakawala rin ako dito, Farah! Sigurado ako, inhanap na ako ni Darius! Hindi yung titigil hanggat di na ako nakikita! Hindi yung maghanap siya! Ang layo-layo natin dito! At kahit tumabol pa siya, hindi ka na niya maabutan!
dahil hindi ka na niya makikilala. Ito na ang katapusan ng buhay mo, Lucy! Eh, bihirang hindi sumagot si Ma'am Lucy. Di po kaya siguro may nangyari sa kanya? Chrome Makhim Nakrom Uma. Chrome Makhim Nakrom. Ano ginagawa niyo sa akin? At ganitong damit ko.